good morning, good morning mga kalapatids. Good morning mga kaigan, mga kaibon. So, panibagong araw na naman para sa akin, no? At sa inyo mga kalapatids. So, good vibes na tayo mga kalapatids. Ang video na gagawin natin ngayon, i-reveal ko yung mga bloodline kung kanina nang galing. Yung doktor na rin dun sa taas para makita nyo yung buong look ko at yung mga kung saan ako nag-prepare ng mga gamot, mga gamot. So, tara! Akit na tayo! Yeah! So guys, andito na nga tayo sa taas. So ito yung look ko. Iaano natin yung sukat. Bakit ganitong design yung gusto at pinagawa ko. So ayan, nakikita nyo naman. Ang trapdoor ko, dahil gusto ko lang ganito. Madali kasing magpaamo ng young bird dito. So, ang sukat nito, 12 yung lapad yung dito sa harap, 12 feet. So hinati ko siya sa apat, isang north, isang south sa dulo, hen tsaka cock, or pwedeng baliktarin cock or hen, basta yung gitna para sa breeders. Pagtapos na tayo mag-breed dito. So, ito, kaya ganito yung design yung gusto ko kasi pag nagpaamo ako ng young bird, nilalagay ko lang sila dito. Tapos, iwanan ko sila ng umaga. Tapos kumain nila. Nilalagay ko dito. Tapos, pag akyat ko ng hapon, nasa loob na sila. So, hindi na ako nag- sasalpak-salpak ng ibon kung ano-ano. Kasi yung dati kong look, Sputnik. So, pag nagpaamo ako ng young bird, paano ko turuan sila ng pagpasok? Pinapasok-pasok ko pa ng ano, isa-isa. Eh dito, pag ganito yung style ng look mo, Sputnik, lalagay mo lang sila dito, papasok na agad. Hindi ka na magpapasok-pasok yung ano-ano kung gagawin mo. Eh, busy akong tao eh. Ayan. So, ito, Sputnik. T-trap. Super trap kung tawagin. So, ayun. So, dito naman sa likod, kaya dito ko nilagay yung release. Ito, nakikita nyo to. Release to ng ibon. Kaya dito ko nilagay kasi pagdating dito sa likod, open siya. Wala siyang mataas na bahay. So ngayon, pag binuksan mo to, i-release natin yung ibon. Kaya ganito yung design kasi sa truck, ganito rin yung sukat nung release pag nasa truck na yung ibon. Para alam na nila na doon sila lalabas. Alright. Ayun, pag ayaw lumabas, eh talagang ni-stick ko na yan para lumabas. So ito ngayon, madumi kasi eh, lilinisin na rin natin. Linis ako ganito lang, pinukudkod ko lang ng ganun, lalaglaga na. So sa mga nagbabalak gumawa ng look dyan, na ang bubong, ang lope eh, ilalagay sa yero yung babagsakan ng ipot, eh suggest ko na lang sa inyo mag 3/4 na plywood na lang kayo kaysa yung gantong steel matting.
Kaya still matting para sa akin kasi okay lang na bumagsak yung hook nila dun sa ano, semento, kasi semento na yung babagsakan. Pero kung nasa bubong yung loob ko, hindi ako mag-steel matting kasi kawawa yung bubong, di ba? So ganito ginawa ko, steel matting. So ganun lang ako maglinis, napakadali. Tapos bubuhusan ko na lang ng ano yan, ng tubig papunta ron sa sulok, may ano doon, butas. So ito yung release na sinasabi ko sa inyo. Ayan, butas yan hanggang doon. Ayan, yun sila lumalabas. So dito naman sa kabila, ganun din. Dito naman sa ano, kasi dito yung open space, open dito sa gilid. Dito naman, hindi doon sa ano, kasi mahirap din mas. Ayan. So ganun lang. Lilinisin ko na rin para kasama kayo. Mga ipot ng ipot ko. Ayan, ganyan. Pwede na, pang norte. Ito yung ano, release. Ito naman sa kabila. Ganun lang ang paglilinis ko. Napakasimple. Mahalaga kasi sa loob, malinis talaga. So, pag binuhusan ko ng tubig, nakikita nyo yung butas na yun. Ayan. Doon na dire-diretso yung tubig hanggang ano, drainage yan sa baba. Dinisenyo nyo ko talaga itong taas na to para dyan. Diba? So ayun. Sasara lang natin. Pag gagamot naman, halimbawa derby na, dito ko pinapatong yung ibon, lalagyan ko ng basahan dyan. Saktong-sakto sa height ko eh, dito. Tapos sinusubukan ko dyan ng gamot. So dito ako nagpapaligo minsan, o kaya doon sa malapit sa kulungan. Tapos ito yung mga gamot ko. Ayan. Mas madami pang gamot, vitamins, kaysa sa mga anak ko. Tatlo anak ko eh, vitamins apat lang sila eh, tignan mo. Dami eh. Meron pang ano? Ano to? Gain School. Hindi, powder ko yan. Tsaka kumakain din sila nito. Staple. Pag matigas ulo. Hindi, joke lang. Pag pumasok. Ayaw pumasok. Ito, sikreto. Sikreto ng mga bobo. Minsan nag-i-stick ko rin sila. So naubos na. Then nalagyan ako ng drinks. Ubus na. So ayan, ganun lang. Dito lang. Dito lang umiikot yung buhay ko. Dito, ayan, trophy. Iisa. Pero this coming July 13 eh, nadadagdagan na yan. Basta taon-taon, aakit tayo sa stage. Hindi pwedeng hindi. Right. So ayan, sa last time naman, galing sa
lahi nito, ito talaga yung pinanggalingan ng sayon. So galing ito na bio research. Ito ng Tomiso. So ito naman galing kay paring Francis Estebar ng Tansa, player ng Capcom. Ito. So hindi ko pa na-testing yung anak eh. Laging overfly. So ayan. Pero papakita natin yung mga achievements ng mga lahi nito. Ito, Santa Ana finisher na to. Pero hindi pa natin na-retesting to. Kasi overplay lagi yung anak. Ito si Black Diamond. Makita nyo, ito yung nanay. Magiging anak nito, yun yung paparapol nyo. Ito yung nanay. Nag-produce na sa akin to ng, ito nga yung sinasabi kong paulit-ulit. Wala eh. Ito yung nag-produce sa akin ng second sorsogon. Second place of Sogon versus 2,440 words. So, ayan. Galing to sa secret. Sa nag-meet na Panseer. So, may kwento to. Hindi ko na ikikwento. Basta nabili ko to. Secret yung price. Mahal eh. Mure. Hindi, sige. Black Diamond. Ito guys, yung Santa Ana natin ay paparapol ulit. So, siningit na naman natin yung rapol. Nga pala, may isang itub na siya. So, baka bukas o ngayon mag itub sa pangalawa. Titignan yung may sinig na. So, ito ang mga achievements nito. Ang tatay lang naman na ito ang ano eh. Tatay, so tatay nito nag-produce na rin ng first overall summer race complete clocking ito. Mahirap talaga eh, complete cut-off to eh. Pero ang lahi nito, ito yung mga achievements. So, may lahi pa rin. Kaya tinago ko siyang breeder para gusto kasi yung malalaking ibon. Kaya tinago ko siya. So, ginawa ko na lang breeder sa dog ko. Kasi maganda yung pinagmulan din. So, ayun. Ito yung tatay ng Santa Ana finisher natin ngayon. So, ang bloodline nito is Jansen. At
ito rin yung tatay ng second place inisan Quezon. Speedbird talaga ang Jansen. Based on my experience. Kaya... So, yun. So, ito yung mga achievements niya. Mga lahi nito. Ano daw to eh? 2 times fan race champion. So, ito. Kilala niya si paring Aljus Crudo. Punto ng galing. Kak. Ito na rin yung foundation ko dito. So, ipaparis ko ito ngayon doon sa taan na finisher. Kasi yung bawli ng raffle. Tignan natin. Ito. Jansen Kak. Kukondisyon ko muna bago i-breed. Paparis natin sa Santa Ana finisher.